Katakot nga mga idol ang nasustain na injury ni Kevin Durant habang nga siya nagwa-warm up bago ang kanilang laban. Pero bago natin pag-usapan yan ay isa munang update. At ito'y hindi magandang update sa injury neto ni Zion Williamson. Balita sa atin ngayong araw mga idol na not close to returning nga daw itong si Zion ayon kay Brian Dwinors. Dagdag pa nga neto ni Adrian Wojnarowski na 2 more weeks pa ang itatagal or maybe more ang itatagal at ipagkakawala neto ni Williamson sa Pelicans. E 17 games na lang ang natitira para nga sa kanyang team. Idol, ilang beses na nga siyang nakakaranas ng setback at mukhang ang re-occurring na naman itong pangyayaring ito. Panay setback na lang ang nangyayari sa pagre-rehab neto ni Zion Williamson resorting 2 more games na hindi niya nga nalalaruan. And so far nga this season, itong si Zion mga idol ay 29 games pa lamang ang kanyang nalalaruan, which is talaga namang sobrang baba considering na hindi siya nakalaro ng full season last year. Kaya maintindihan natin kung medyo frustrated itong mga Pelicans fans mga idol sa nangyayari nga sa kanilang superstar. Bago pa kasi ma-injured itong si ZW mga idol ay number 2, number 3 seed itong Pelicans. Pero ngayong wala na siya ay bumagsak nga sila sa 12 seed. Pero anyways mga idol, sana nga'y ma-figure out neto ni Zion Williamson ang mga tamang gawain, ang mga tamang rehab, ang tamang workout, ang tamang diet para nga magresulta ito na maging healthy siya throughout the season. Dahil to be honest mga idol, it's very fun to watch itong si Zion Williamson lalo na nga kapag siya'y healthy. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang update kay Kevin Durant matapos nga ng kanyang hindi magandang injury sa kanilang warm-ups. Sabi nga dito sa atin, neto ni Shams Saranya, Kevin Durant slipped on the court pregame and is listed as out for tonight's game versus the Thunder. Home, debut pa naman ito ni KD mga idol, first game niya bilang Suns player sa bahay ng kanyang bagong team. Pero nang dahil nga madulas ang court ay ayun si Kevin Durant out dahil nga daw sa ankle soreness. At mga idol, na huli kam ang pagkadulas neto ni Kevin Durant. Tingnan natin to mga idol. So very unfortunate nga talaga naman para dito kay Kevin Durant na ilang games pa nga lang since siya'y bumalik mula nga sa kanyang isang injury na nakuha niya nung sa kanyang nakaraang team pa na Brooklyn Nets. And then after ilang games mga idol at hindi pa talaga sa mismong laban nakuha ni Kevin Durant sa kanyang pagwa-warm up, paghahanda nga mga idol sa paglalaro ay ayun, nagkaroon nga ng ankle sprain itong si KD. Pero ang good news niya ng mga idol ay sinabi nga ng mga reporter ng team ng Phoenix Suns ay matapos nga ng pagkakadulas at pagkaka-ankle sprain ni KD ay tinapos niya pa rin naman ang kanyang pre-game workout, which is a very good sign nga para sa isang player na nakasustain ng ankle injury. At for example na lamang si Dennis Schroeder laban sa OKC Thunder sa first quarter, nagkaroon siya ng ankle sprain and then nailakad niya pa yun mga idol at natapos siya pa ang laban at hindi na siya nakamiss pa ng mga games at tuloy-tuloy na yon. So kapag nga natuloy mo ang iyong workout, ang paglalaro mo kapag ikay nagkaroon ng ankle sprain, usually it's a very good sign na hindi naman ganun kalala ang iyong natamong injury. So hopefully ganyan din ang nangyari kay Kevin Durant at precautionary lang, pag-iingat lang ang ginawa ng Suns kaya't hindi nga siya pinalaro ngayon.